tandaan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maging personal o negosyo man, iwasan nating mainggit. Huwag nating pangarapin kung anong meron siya, meron ka din. Magkaroon ka ng sarili mong pag-iisip kung paano mo ipalalaguin ang iyong negosyo o paano mo aayusin ang buhay mo. Huwag kang masyadong magbabase kung anong meron siya ay gagayahin mo. Hindi yun maganda. Lalo na kung siya rin ang naging daan para makatulong sa'yo. At tapos bigla mo siyang iiwanan pag hindi mo na siya kailangan. Kasi masyado kang na-overwhelm sa tinatamasa mo. Akala mo nauungusan mo na siya kasi mas magaling ka na sa kanya or mas dumarating na sa'yo yung pinaka blessings na akala mo yun na yun. Tapos yun, binitawan mo na lang sa isang tabi na parang wala lang, parang hindi siya naging bahagi ng buhay mo. Sana hindi ganon kasi yung panahon na kinailangan mo siya, nandun siya, tapos bibitawan mo lang. Alam kung paano siya naapektuhan. Hindi mo alam kung sino sumalo sa kanya nung binitawan mo. Wala ka nang pakialam kasi nandun ka na eh. Nakuha mo na kung ano yung gusto mo. Na naging dahilan din siya para makamit mo kung nasaan ka ngayon. Pero okay lang yon. Hindi naman siya ang magdadala nun. At saka may iba pa rin magiging daan para maiangat siya unti-unti pataas. So kung ikaw ay nagtulak sa kanya bababa, siya naman ang mayroon ding magiging dahilan para siya ay umangat muli. Saan mang aspeto ng pamumuhay, personal o negosyo man yan, kailangan natin ang maging loyal. Loyalty lang po ang ating pangangailangan para masuportahan natin ang isa't isa. Para magsama tayo ng maayos at matiwasay. Para sa ikauunlad ng nating personal at ng buong sambayanan.